Sa huling video, tinalakay natin kung papaano naging popular ang evolution. At tiningnan natin ang isang theory kung papaano nangyayari ito. Ngunit, may kakulangan ang theory of use and disuse ni Lamarck. Kaya napalitan ito ng isa pang theory na mas mahusay. Ito ang theory of natural selection ni Charles Darwin. Ang theory of natural selection ay nagsisimula sa mga obserbasyon ni Charles Darwin sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Una, lahat ng mga organismo sa mundo ay may kakayahan na gumawa ng napakaraming mga anak. Halimbawa, ang isang babae ay pwedeng makapanganak ng mga 45 na bata sa buong buhay niya. Di pa kasama dyan ang mga kambal, triplets o mas marami pa. Alam niyo ba na ang world record na pinakamaraming anak ng isang babae ay 69 na nagawa ng isang Russian na babae? Ang isang bacterium na nahahati para maging dalawa kada 4 oras ay pwedeng makagawa ng colony ng bacteria na mas mabigat pa sa buong mundo sa loob ng hindi pa aabot ng isang buwan. Pero alam naman natin na hindi nangyayari ang mga ganitong dami ng anak sa karamihan. Bakit? Dahil naobserbahan din ni Darwin na ang natural resources o mga likas na yaman na kailangan para masustentuhan ng mga anak natin ay limitado lamang. Tsak na mag-aagawan sila dito kapag limitado ang resources. Isa rin sa obserbasyon ni Charles Darwin na ito. Tinawag niya itong competition. At sino ba sa mga anak ang mananalo sa competition na ito? Naobserbahan din ni Darwin na may pagkakaiba o variation ang traits o katangian ng mga kasali sa competition. Mas malaki ang iba naman ay mas mabilis, mas matalino at kung ano-ano pa. Ang resulta ng competition ay, ang iba ay namamatay dahil hindi tugma sa environment ang kanilang mga katangian at hindi nila makukuha ang mga resources tulad ng pagkain, tirahan at iba pa. Meron naman na mabubuhay dahil tugma ang kanilang mga katangian sa environment. Ang tawag sa mga katangian na ito ay favorable characteristics. Yun lang na may mga favorable characteristics ang mabubuhay. Ang tawag dito ni Darwin ay survival of the fittest. Ano ba ang mga favorable characteristics? Depende yan sa environment. Kung ang environment ay medyo madilim, masasabi natin na ang matalas na mata ay favorable characteristics. Ngunit kung nagbago ang environment, halimbawa napakaliwanag naman, ang matalas na mata ay hindi favorable na characteristics dahil sobra tayong masisilaw. May isa pang tawag sa favorable characteristics. Adaptation. Ang adaptation ay anumang katangian na nakakatulong para mas marami ang magagawa mong anak. At ang posibilidad na makagawa ng anak ay tinatawag na fitness. Sa madaling salita, ang adaptation ay nakakapagpataas ng fitness. Ang resulta ng competition ay yun lang mga survivors ang makakagawa ng mga anak. Ibig sabihin, ang sunod na henerasyon ay magtataglay ng maraming favorable characteristics o adaptations dahil namana nila ito sa kanilang mga magulang na fittest. At kapag naulit ito ng napakaraming beses, sa dami ng adaptations, may lumalabas na bagong species. Kaya nga ang pamagat ng libro ni Darwin ay On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Tinatawag na natural selection ang theory ni Darwin dahil ang nature o environment ang pumipili o nagseselect kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Ayon sa natural selection, ang mga organismo na hindi mataas ang fitness ay maglalaho sa mundo o magiging extinct. Ito marahil ang nangyari sa mga dinosaurs. Ang pinakatanggap na theory ay may malaking asteroid na bumangga sa Earth at dahil sa dami ng alikabok sa hangin na hinaharang ang sinag ng araw, namatay ang mga malalaking halaman at lumamig ang temperatura na tinatawag na global winter. At dahil hindi na fit ang mga dinosaur sa environment na ito, naging extinct sila. Pwede na nating gamitin ang natural selection para ipaliwanag kung bakit humaba ang leeg ng mga giraffe. Noong unang panahon, ang mga giraffe ay may maikling leeg. Pero hindi pantay-pantay ang haba ng mga leeg nila. May variation. May iba mas mahaba, may iba mas maikli. Hindi pa kasing haba tulad ng mga giraffe ngayon. Ngunit dahil unti-unting nawawala ang mga pandak na puno, mas mataas ang fitness ng mga giraffe
na medyo lamang ng konti ang haba ng lieg dahil nga mas marami silang makukuhang pagkain. Ibig sabihin, mas maraming anak ang mga mas mahabang lieg sa prosesong ito. Kahit mabagal, paunti-unting humaba ang lieg ng giraffe sa pagdaan ng mga henerasyon dahil nabubuhay ang mga mahaba ang lieg at mamamatay ang mga maikli ang lieg.